para pamalingki na kami. Magkakamutik yung mamaya ako. Ngayon, lang kailangan namin yung malungkay. Mangharbot kami dito ng tanim ng kapitbahay. Ingay po kami malungkay. O, nagpaalam na ako. Itong tanim na to para sa community, kabilugan ng buong subdivision, kahit sino lang dito. Kaya hindi na nga tumatabay. Tama na yan pa. Tama na yan. Komunidad. Kasi walang may-ari yung lote. May may-ari man. Kaso ibig sabihin ay tumubo lang dyan na malunggay. Yan ang lawak nitong subdivision. Ito mainam sa amin kasi wala kami masyadong katabi. At ang pinakamalaking bahay dito ay sa amin. Sa sobrang laki hindi nyo nga makikita eh. Hindi nyo nga. Yan yung mga bahay na kami walang katabi. Kaya parang safe kami kung mag-pandemic or mag ano yung mga tao parito na may sakit. Parang safe kami. Pag-harvest na kami ng sitaw, ng okra, ng... Ay, pwede mo din lagyan ng kalabasa pala yan pa. Pwede eh. O, lagyan mo ng kalabasa. Kapag bili ako ng kalabasa. Hmm. Ano kalatog niyo may isa? Sino? Mokmok eh. Yan mo siya. Hindi. Bakit? Hindi ako yun day. Saan yun daw? Ayan guys, kompleto na. O, isang hiwa. O guys. Ay, wata kukuha ka. Ano ka kukuha? Sa akin naman, pakpit at lagyan ko mamaya ng kanya ko. Sorry ka na lang. Ay, wala ginagawa mo. Sa kanyan, may sabaw kasi yan, mga ulam ba pang probinsya. Tapos, ang gagawin ko guys, may kangkong luto. Ang ganda ng talpos ng kangkong ko. Yan, malupon. Pag may tanim ka, nandito lang sa palitot-litot. Fresh na fresh. Yan yung mga siling nabuyo ko. Alaga ko itong kangkong ko. Lagi kong binabago yung tanim para ba laging may talpos na maganda. At saka marami ding nangihingi sa akin mga kapitbahay ng kangkong. Kahit kangkong kasi mahal na ngayon. May mga gabi din ako dito. Gusto ko yung gabi. Eh kaso mga bagong tanim kasi binago ko nga. Oh, diba?
Tadam! Kangkong! Bagong harvest na kangkong! Ang tataba pa! Diba? Hanggang dito yung kangkong. Aray ko, aray ko. Ang katara ng langgam. Mili tayo ng malunggay at saka kalabasa. Sarap eh. Siwan ba ko itong haluan? Kung sa ibang nga lugar, taroy. Sa taroy? Kung sa Tagalog, dalag. Taroy yun pa. Gulay for today. Bumili lang kami ng talong kasi yung talong ko dito wala pang bunga. Gusto ko kasi sa pinagbit may dahon din. Lalagyan ko siya ng ano, kangkong. Sa probinsya, sa bahay namin, may kangkungan din kami. Isang tao lang alam kung maharapis mo. Pero nung may baboy kami, binibigay namin sa baboy kung may alaga kami ng baboy. Sito din ang pagkain nila, hindi yung hawa ng hawa yung baboy. Kung may kangkong, minibangan yung bumanga nila. Pa. Hindi ko na nilagyan ko minsan ng baguon. Dahil yung kasama ko dito, nanay ng mga bata, nagpapatid sa anak ng ate. Mamaya itong isda, ito yung iba nga yung kangkong kasi pwede mo din gataan yun eh. Si tatay ko nga gataan yun, hindi pa yung pure na kangkong ha, o yampong. Looks like a kangkong but it's not a kangkong, o yampong. Mga kangkong ligaw sa tubuhan, sa tanaman. Lalo mga bagong tubo.
Ano na gano'y yung isa pa na kadaan nga daw mablang to pa sa resimiento? Ano na? Kamantulan. Ah, kamantulan gani. May isa katilaw na kamukha kamantulan. Ako nakatilaw na. Vanilla malang to. Lupuhan mo, tingin mo kanay. Pero dito sa kapis, sa switch, dito ako nakatilaw yung mga tao kasi kumakain doon ng kamantulan. Ayun, natuto kami kumain ng kamantulan kaysa walang ulam. Yung buhay kasi dati, mahirap kami ngayon, mas mahirap kami dati. Kumbaga eh, nag-level up lang kami ngayon ng one step. Dati na rin na sanamin magdamo sa tubuhan o kaya sa palayan, yung isang araw, 15 pesos. Yung kilo ng bigas, medyo mura pero hirap din yung sweldo dati. Kahit sino namang presidente ngayon yung buboto nyo, actually wala namang pagbabago. Ilang presidente na nadaanan namin, ganun pa rin yung pamumuhay namin. Yung sabi na ganito, ganito, ganyan. Pero ng mga presidente, hindi na ma... Actually guys, hindi nyo iasa ang buhay nyo sa presidente kung sino man nalo o ano. Hindi na masarigan ngayon. Kita mo ngayon. May isang ano senador dyan. Hindi nga alam ang kilo yung sa agrarian sa DAR, sa sino pa yung naka-assign niya. Sabi niya, ano daw yung palay. Parang nagtanim ka lang at gigisayin mo sa sariling mantika mo. Yung gastos mo, hindi mo nga mabawi. Kasi mura ang bintahan ng palay. Marami akong hinanain dyan sa mga ano na yan. Ngayon ka mo magsaray sa presidente. Nalala ko dati kasi. O galingon nyo. Magsimula akong maalala yung presidente si Tolentino at saka si Marcos. Nabad na huli si Cory, mga Aquino na, si Gloria, si Ira, hanggang si Duterte. Kumikilos naman kami, masipag ang nanay, tatay ko, pati kami. Aminin ko talaga masipag kami. Araw-araw kasi, alas 4, alas 5, wala na kami niyan sa bahay. Pupunta na kami sa palayan. O bakit hindi ko sasabihin na hindi masipag yung sarili ko? Kasi yung ibang bata, naranasan nila na matutulog gahiga, na lang matutulog. Gahiga lang, kumain. Hindi ko dati naranasan yun. Sa magpunas ng pinggan, hindi ka punas. Yan. Sa mga bata ngayon. Punahin ba nila ang sipi? Yung bang mainggit ka. Hindi pa uso dati yung sipi-sipi pa sa mga kabataan. Saan dati eh? Paso ngayon? Eh din ngayon. Sa totoo lang, kahit sinong presidente o upo. Walang pwedeng mabago. Hindi asa, hindi po pwedeng iasa yung buhay mo. At pag nangampanya yan, kahit anong liit ng iskinita, papasukin nila yan. Para lang mga musta sa'yo. Pag nakapisto na sila. Pag nakapisto na sila, maghingi ka ng tulong sa kanila. Isang katutak pa na requirements ang i-re-require sa'yo. Samantalang nung nangampanya sila, wala naman silang requirements. Punta lang sila ng punta. Sugod ang sugod sa bahay nyo. Lahat ng matamis na salita sa'yo. Kahit marumi yung kamay mo, kakamustahin ka talaga. Ngayon, pag nakaupo na sila, huyo ka sa kanila. Ganun lang naman yun. Ang dami-daming, oo, nagbigay ng tulong. Yung tulong bang patay na yung kabayo bago dumating ang tulong. Tapos, alam nyo bakit? Mag-aasikaso ka pa sa kasi ng mga requirements. Kung anong bang mga kaikika nila. Naghihingalo na yung pasyente. Pag-process ka pa ng mga requirements nila na hinihingi ng isang katutak, punta doon, punta dito. Diba delay?
buhay mo, huwag mo iaasa kung sino mauupo. Dapat naupo ka, huyo ka sa kanila. Huyo-huyo ba? Pag nangampanya niya, tingnan nyo. Kahit iskinita na mabahaw yung lugar nyo, papasukin at kakamustahin kayo. Reality yan eh. Yan ang realidad. Pero pag naupo sila, hindi mo nga makita mga mukha nila. Hindi mo na makita yung mukha nila kung nag-iibaban habang nakaupo sila. Mukhang clown ba sila o mukhang ewan? Ganun lang ang buhay. Maswerte yung may mga naka-abroad. Kasi sila ngayon yung kahit yung pandemic, hindi nila masyado iniinda ngayon. Yung may mga trabaho sa abroad, marami namang abroad na iniinda din. Kasi umaasa din yung mga pamilya nila sa Pinas. Pero nakakaraos-raos, nakaluwang-luwang ng konti. Pero kung ultimo mangunguma ka, hanggang dyan lang. Hindi po ang panasakit. Hanggang dyan lang ang buhay mo. Ganun lang. Yung iba halos maganda. Ire-ire mga anak sa kagalit. Gusto nila si Presidente ganito, Presidente ganito. Ewan ko sa inyo. Kahit sino dyan maupo. May pagbabago ba? Wala naman. Matay ka kararali dyan, mangin matay ka ka anong dyan. Kapagay, huwag mong iasa ang buhay mo sa presidente. Puni lang yun sa bansa. Mga presidente, mga senador. Mga puni-puni lang yan. Dahil ikaw, pag naghihingalo, huyo ka rin sa kanila. Nagrarali, nagpapakamatay. O nung namatay ka, ano na i-donate sa'yo? Wala. I-report ka lang kag Ibombo, yan. Ganun, yan, sabi lang. Sabi ko sa'yo, sa probinsya, naranasan ko na yun. Kasi siyempre ako, nag-iadadamo ako sa tubuhan. Bago ako, pag umuwi kasi ako, hindi ako kagad nagbabasa, naghuhugas ng kamay kasi pagod yung kamay ko. Puno ng putik yun. Ah, sige lang, ma'am. Mga musta lang kami sa imo, ah. Ngamuni, amuna, nagdugay-dugay ang kudal mo, may tatak na nga sticker nila. Pero ginasapat ko sila nga, bakit? Bakit lagyan nyo ng sticker yan? May naambag ba kayo sa bahay ko? Kahit barong-barong yung bahay ko, huwag nyo lagyan ng sticker yan. Kasi nising ko ni Paco, wala kayo na iambag dyan. Ang bilis ng mga kamay. Pinagpupunit ko yun. Kasi wala silang karapatan na maglagay ng sticker dyan sa bahay ko na wala silang na iambag. Okay lang idikit nila kung may naambag sila kahit isang haligi. Mukha nila nakaharang sa gate sa bakod, sa parang-parang na ito matumba na yung bakod. Kaya nagagalit ako nila. Makin na, gagasto sila ng mga flyers, ng mga sticker-sticker. Kung binili nila ng pagkain yan at ipamimigay sa tao, papasalamatan pa ng tao. Yan guys yung opinion ko eh. Nagtataka talaga ako. Pa yung paserox ng paserox, pa gawa ng mga flyers. Vote si ganito, ganyan.
Pero kung binili nila siguro ng pandesal yan, o kaya ng mga grocery sa mga tao, tutuwa pa yung mga tao. O, at saka mo ipamimigay at magpakilala ka sa sarili mo. Hindi naman namin kailangan yung mga papel-papel na yan. Common sense. Hindi naman sa ngayon kailangan ng tao yung papel na mga plaka-plaka na yan. Kailangan ng tao mga pagkain, mga gamot, mga kung ano-ano dyan, mga kailangan na ng darawa ng tao sa panahon ngayon. Hindi, wala yung iba, wala mga trabaho. Katulad ko, asawa ko dialysis. Hindi ka rin basta-basta makahingi ng tulong kung walang sangkatutak na requirements ang hihingi sa iyo. Kung wala ka, hindi mo masunod yung mga requirements na gano'n, ngangakaw. Hindi ka naman nila pagbigyan. Kahit dala-dala mo na yung asawa mo, naghihingalo. Wala pa rin pagbabago sa pag-process ng mga requirements. Pabalik-balikin ka, bakit yung ibang bansa mabilis lang mo mag-process? Kung hindi pa ibibigay, hayaan mo ibigay pasikreto ba, hayaan mo dudukutin ko yung mga papel ganyan, bigyan mo lang ako ng ganito ganyan, o dudukutin ko mata nyo. Tulad ng SAP namin. Unang kuha ng SAP, nakakuha ako. Kasi kasambahay ako. O, nung nandang huli, kapitbahay namin na mayaman pa sa dihamak sa amin. May mga trabaho. First tranche, second tranche, nakakuha. Ako nga may nakadialysis patient pa ako. Hindi nakakuha. O, diba? Malungkot, isipin mo. Punta ka sa kanila, sa DSWD office, sa nagtuturoan, ha, doon kayo magreklamo sa barangay nyo, baka kasi nandun na yung ganito ganyan, pagdating doon sa barangay. Bakit ka pupunta dito? Wala ka namang appointment. Yung mga pangalan nyo sa SAP, ano kasi yan, antay nyo. Yan, ganito. O, saka aantay. 2021 na, mula pa nung nakarang taon, o, 2021 na, o, asan? Pero nakakuha ko ng first tranche, sana sa second tranche ko. Nakakuha rin ako, o, asan? Nga nga, si Inday. Eh, mga buhay niyo, huwag niyo i-assess kung sino tatakbo, si Presidente Lenny, Presidente Rodrigo, si Isko Moreno, si Boy Bato, si sino pa yung mga tapulan ng presidente. Ganun pa rin yung kakain ka pa rin ng tuyo kung mahirap ka, kahit tuyo kung hindi na mabili, kakain ka pa rin ng ano. Pagbit ko na yan. Ayan, pang laswa-laswa niya. O, diba? Dami ko nang nangyaring salita. Ngayon, kukuha ako ng pang sahog.
the clouds since okay, guys. Thank you for watching.